Sa video natin ngayong araw, mga ka-agri, ay pag-uusapan po natin kung bakit po kami tumigil sa pagpaparami ng aming mga alagang mga heritage chickens. So, bago po tayo pumasok, mga ka-agri, ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe. And pakiclick na rin po yung notification bell at para lagi po kayong ma-update pag mayroon po tayong bagong videos. So, road to 700 pa rin po tayo, mga ka-agri. So, sana po ay matulungan nyo itong channel natin na maabot po itong aming 700 subscribers. So, ayun, mga ka-agri, papasok na po tayo. So, dito po sa aming breeding area, mga ka-agri, ay meron pa po tayo ditong 30 heads na manok po, mga ka-agri. So, halo-halo na po yung mga yan. So, meron po tayong dalawang pure na Brahma, dalawang pure din na Black Astrolorp, and Decal Browns na pure na 11, and crossbreed na po yung iba, mga ka-agri, ng Decal Brown saka Black Astrolorp na rooster. So, ito po yung mga offspring ng Decal Brown saka yung ating rooster na Black Astrolorp. So, all in all, mga ka-agri, so silang lahat po ay nasa 30 heads pa po lahat, pati itong mga rooster natin dito na dalawang Black Astrolorp and itong dalawang Decal Brown na pure. So, pinagsama-sama na po natin sila, mga ka-agri, and dahil nga sa tumigil po muna tayong mag-breed or magparami, ay pinapabayaan na lang po muna natin sila na magkakasama, mga ka-agri, and may isa po tayo ditong broody is kinulong muna natin dahil nga po sa i-recondition natin itong ating mga alaga, mga ka-agri. And ayun nga, tumigil po tayo sa pagpaparami muna, mga ka-agri, dahil nga po sa ililipat natin itong pabahay ng ating mga manok dito and dadalhin natin dun sa ating bagong area. So, hindi muna tayo nagparami, mga ka-agri, para nga po mas mapabilis yung ating paglilipat para po hindi po tayo mahirapan, mga ka-agri. So, eto is hindi pa po nangingitlog, mga ka-agri. And kung mapapansin nyo itong mga na-produce nating mga itim is napakagaganda po, mga ka-agri. And balak ko pong mag-select dito ng ipapares natin sa huluano natin para sa ating project na upgraded native chicken, mga ka-agri. And itong mga pure natin, mga ka-agri, is magpapapure din po tayo dito ng Decal Brown and yung Black Astrolorp. So, pag nakalipat na po tayo, mga ka-agri. And itong mga Brahma natin ay ibibilan din natin yan ng rooster. So, hindi po kami tumigil magparami, mga ka-agri, dahil ayaw na po namin sa heritage. Yun nga lang po ay talagang maglilipat muna tayo, mga ka-agri, bago po tayo magparami ulit. And ayan, so napakagaganda ng ating mga inahin. So kung makikita nyo is nanging itlog na po karamihan dyan, mga ka-agri. And yung magagandang size ng itlog is binibenta po natin sa ating tindahan, and yung hindi kagandaan ng size ay inuulam muna natin. So yung batch dito is wala pa pong mga ka-agri, wala pa pong nanging itlog dito, pero malapit na rin po. So magpa 5 months na po itong mga to, mga ka-agri, yung iba. Hindi kasi sila sabay-sabay, mga ka-agri, itong mga to, iba't ibang batch. And itong kubo na to, mga ka-agri, is ganitong style din po yung gagawin natin, kaya lang magiging apat na lang siya na breeding area. So sa gitna lang po ang daan, and side by side na po, mga ka-agri, bali dalawa dito sa kabilang side and dalawa rin dito sa kabilang side, mga ka-agri. And ang gagawin na natin, mga ka-agri, kung makikita nyo tong kawain na to, is dito na po tayo sa labas maglalagay, mga ka-agri, ng pakainan at painuman para hindi po na didistorbo yung ating mga breeders. So ayun, yun po yung mga binabalak ng ating gawin, mga ka-agri. So itong pinakagitna ng ating kubo, yung gagawin nating bagong, mga ka-agri, is parang hallway na lang po, and hindi na tayo magre-range ng ating mga breeders. Talagang nakakulong na lang po sila, mga ka-agri. And ayun, mga ka-agri, so napakaganda po ng ating mga napalabas. So ang problema nga lang, mga ka-agri, yung itlog ng ating mga napalabas na una ay hindi po siya ganun kalaki. So
nakuha ko na kasi yung itlog kanina mga ka-agri. Pero inoobserbahan pa rin natin kung lalaki yung itlog or may pwede tayong idagdag sa pagkain na vitamins para lumaki sana yung itlog. So itong Brahma natin is continuous pa rin mga itlog. And maganda na rin po yung size ng itlog niya. And meron na po tayong napapisang apat dito na anak nila. And nagpapisa pa tayo ng mga, nagpapalimlim pa tayo ng itlog. So, ayun mga ka-agri. So, abangan nyo po yung paglilipat namin dito. So, hindi po kami tumigil na magparami dahil ayaw na po namin. So, minaintain muna namin itong bilang ng aming heritage mga ka-agri. Para hindi po tayo mahirapang maglipat kung maglilipat na tayo. So, inuumpisan na po natin na gumawa doon sa taas mga ka-agri ng kanilang lilipatan. So, itong bubong kasi mga ka-agri, yung yero is sayang naman. Yun ang gagamitin natin mga ka-agri. And yung sukat nito is ganun na rin po yung sukat. And ang maiba lang mga ka-agri is magagawa tayo ng hallway. And yung pakainan is dito na po sa bandang labas at saka painuman nila mga ka-agri. So, ayun lang mga ka-agri. So, may nagtatanong kasi sa atin kung bakit hindi na natin pinapakita itong ating mga heritage chickens. So, hindi lang natin sila pinapakita mga ka-agri ngayon dahil nga po sa minaintain nga po natin yung kanilang bilang sa ngayon mga ka-agri.